Salamat o Diyos na dakilang banal, makapangyarihan sa lahat. Kami nagpuport ng kapasalamat sa pag-alala pa namin sa mga pitong salitang iniwan mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ito, Panginoon, ang siyang bumubuhay sa amin at nagpapalala sa amin ng patuloy na pagpapatatag sa aming pananampalataya. Salamat po, nawa po, Panginoon, sa bawat salita na lalabas sa labi ng iyong abang lingkod, Lord. Ito po, Panginoon, ay maging kaluguran sa iyong pangalan at ito po ay maging pagpapala at maging kalakasan ng bawat mananampalataya na sa inyo, Panginoon, ay lumalapit at patuloy nagpapasakop. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi po nung una, Ama, patawarin mo sila. Pangalawa po, sabi niya, Ama, bakit niyo po ako pinabayangan? Ang pangatlo po, ang sabi ng Panginoon, Today we will be in paradise. Jesus said like this, sabi ng Panginoon, Today we will be in the paradise. Sa Luke 23 po, verse 43 po, natin matatagpuan yon. No? Sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo ngayon ay kakasamahin ka sa paraiso. Ito po ay binanggit niya sa isang tampalasan na kasama niyang ipinako sa krus ng Kalbaryo. No po? How can be said Jesus that one of the seven last word, Today will be in the paradise. Bakit po? Sabi po ng John 14 verse 2, In the Father's house are many mansions. Marami pong mansion ang Diyos sa kalangitan na ipagkakalob sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, Today you will be in paradise. Ipagsasama kita rin ngayon. And Lord Jesus says in that John 14 verse 2 also, I go there and prepare for your place for you. That said, why Lord Jesus Christ, today you will be with me in paradise. Sapagkat ipinagkaloob na ng Panginoon, iprepare na niya Panginoon ang ating tahanan at mansyon doon. Kaya ang Panginoon ay may kapangyarihan at mayroon siyang ibig sabihin sa seven nations niya, Today you will be in paradise. Maliwanag po yun. Ginagawa na ng Panginoon yun in the time of His preaching. No? Maliwanag. Kaya hindi po tayo dapat magtaka. Bakit sasabihin ng Panginoon, Today you will be with me in paradise. Because Jesus Christ prepared already because He cleansed our sins already. Amen. No? And verse 3, John 14 verse 3, I will come again in name and receive you unto myself. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, tayo ay makakapunta dun sa paradise. No other name, Acts 4:12, in the name of Jesus, only will we go in paradise, only for Jesus' name. Kaya Jesus said, Today you will be with me in paradise. And John 14 verse 4, and whither I go, you know did my know. Ako ay kung saan ako naroon, doon kayo pupunta. Kaya ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, doon siya mapupunta. Ngunit ang hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, saan ka mapupunta? You are not be in the paradise of the Lord. John 14:6, sabi niya, I am the way, and the truth, and the life. No one else, only Jesus Christ. Amen. I am the way. Kaya in that time, in the seven last words said, Today you will with me in paradise. Prepare na ng Panginoon yun. Sabi niya sa topic kanina sa mga Bible study, oras ng Panginoon yun na ibinigay sa atin na sa pagmamahal niya. Amen. And the Bible said, it is true? Yes. Today we'll be in paradise because nang mahang siya sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang kasalanan natin. Sapagkat sabi niya sa Romans 3:10, No one is righteous, even one. Only Jesus Christ is the righteous man. And He is the one to go to the God. Amen. To the Father. Only Jesus, He will go to the Father. But because of His suffering in the cross, today we will be in paradise. Amen. Diba? And Romans 6:23. Thus, the wages of sin is death, kasalanan, ang kabarian, ang kamatayan. Subalit, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, you will be in paradise, eternal life. Amen. Amen? 1 John 1:9 po, ito ang kailangan natin gawin. If we confess our sins, He is faithfully and just
to forgive our sins. And Jesus Christ forgive us in the cross of Calvary. Amen. And John and Revelation 3:20, Jesus said, I will come to you and I knock on the door and I will go with you. Sa panahon po ng pamumuhay natin, kasama natin ang Panginoon. Kaya Jesus Christ said, today you will be in paradise. Amen. Very clear. Only Jesus' name. And John 1:12, if you accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, but as many as receive Him, to them give Him a power to become the Son of God, even to them that He is believed in His name. That's why He said, the Lord Jesus Christ, in the cross of Calvary, the seven last word, He said, today we'll be in paradise. Ang kailangan lang natin, we have to believe that Jesus Christ crucified on the cross. He died for us our sins. So, sabi po doon sa, ipaliwanag po natin yung Luke 23:41. Sino ang sinabihan nun? Yung isang tampalasan. Sabi po niya, sa 40, sa 39, inalista ng isa sa tampalasang nabibitin at sinabi, hindi ba kay ikaw ay si Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Accusations of the Lord is a sinners. Pero ang isang magandang ito na sinabihan ng Panginoon na today you will be paradise ay isang tampalasan na ang sabi niya sa verse 40, datapat sumagot ang isa, pagsaway sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos kung aming ikaw ay nasa gayon din kaparosahan? At tayo katotohanan ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapat ang taong ito ay hindi gumawa ng anong masama. Makikita po natin yung scenery. Tinanggap nung tampalasan na siya yung makasalanan. Andiyan po yung sabi niya, 1 John 1:9. Tinanggap niya, and ask Jesus Christ, forgive us. At sabi niya, sa verse 42, sabi ng tampalasan, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And the Lord, itong tampalasang ito, inaksip na si Jesus Christ is only the name in this world na makapagliligtas at makapagdadala sa kanila. Sapagkat yun ang sinasabi niya sa John 14, 1, 2 to 3 and 4, 6. Because Jesus Christ prepared His place this in the heaven sa tampalasang ito. Na-prepare na niya sapagkat doon pa lang sa verse 42 sabi niya, alalahanin mo ako. At ang sabi ng Panginoon, today, you will be in paradise. Today, mga kapatid, you will be in paradise. Pero kailangan natin natanggapin na siya ay naghirap sa krus ng Kalbayo. Wala po tayong pag-aalinlangan kung bakit tayo ay sinabihan ng Panginoon nasa paradise ay. Kasi sinabi sa Bible, no one is righteous, even one, only Jesus Christ. And no other name in this world that He give to be faith with Him, only Jesus Christ. Acts 4:12 po yun. At sinabi po, ang sinamang tumanggap sa Kanya ay magiging anak ng Diyos and He will be in paradise. Sabi po ng Panginoon, ipinag-prepare ko po kayo. At sabi naman ng Panginoon, I am the way. Kaya may kapangyarihan ng Panginoon na sabihin yan doon sa tampalasan at sa atin din na sabihin natin sa atin ng Panginoon, today, hindi bukas, today, mahal kita, ipagsasama kita sa karan. Ito po ang huling, ang isa sa mga huling salita ng Panginoon na sinabi sa atin na huwag tayong matakot sapagkat today, we'll be in paradise. Purihin po ang Panginoon. Salamat.